Sir, bakit ayaw po ibigay yung baby niyo? Hindi ko nga po alam po, sir. Kasi nung umalis po si Dalito, nagpabiyahe po ako ng jeep. Natakot kami, nagbabantaan mo buhay naman. Sabi mo pa nga, hanggang nandito kayo sa pudar po, gagawin ko lahat ng gusto ko. Kaya mo po, kaya mo kami, kami ng mga anak na asawa mo to. Totoo ba na binabantaan nyo itong dalawang bata? Hindi po ako taong nang babanta. Kasi wala po akong kawaway. Ika po hindi talaga kasal. Ang custody po is the maternal side po ng bata. Opo. Kung ano po yung sinasabi sa batas at ano po yung magiging findings ng mga otoridad natin tulad ng DSWD, yun po ang masusunod. Okay, Tay? Opo. Kasi yung bata, kung halimbawa nagmaneho ka, sino mag-aalaga? Yung mga pamangking ko po, nakausap ko na po sila para sila po ang mag-aalaga po sa anak ko. Dahil ikaw may meter ba o dahil baka ako mapabaya yung bata, okay lang ba sa inyo kung habawang sa custody mo na ng mga tiyahin muna? Ay, hindi ako papayag. Mas payag ako di ano sa kay Jeneline po. Mabait lang naman po sa una yan eh. Pero kapag po yung mama ko po nagpapahinga, pasimple na pong ginagahas ang kapatid ko. Yun po ang totoo. Kaya po ayaw po namin ibukod ang kapatid ko kasi po baka po anong gawin niya doon po ng baka po hipuan niya or kung ano-ano, nagsusumbong po sa akin yung kapatid ko. Umaga hanggang gabi magkasama kami ni mama mo. Tapos kami kakailan nunood ako ng TV, nandiyan na kami, magkasama na kami sa kwarto ng mama mo. Anong oras kami gumagaray? Alas 7. Ano na ang ano mo, ang biyahe mo? Ay, una sa lahat si... Bakit hindi ninyo iharap si Giselle dito? Sige. Para malaman nyo ang ito. Chairman, tawagan mo natin ang pinagsabihan mo ng batang yan na siya talaga ginalaw ho dun sa kuwan sa pagiging. Sige. Sir, sino po yung tinatawagan niya? Kaninong number po yan? Sa kumpod, sa silang po, yun nga nakakakwentuhan po ng Giselle. Kailan mo yun? Si Kuya... Hindi po eh. Hindi ko po alam. Hindi mo si Kuya Ato? Sige, si Gerald, tatanungin natin yung ginawa mo sa kanya sa jeep. Tatanungin natin. Kasi ang bata, ang pinag-uusapan natin dito, kaya ho tayo nagharap dito, custody lang ho ng bata. Wala ho yung kwento na yan. Putuli na lang ho natin yan. Yung custody na lang ho ng bata, ang pag-usapan natin. Kung kanino ho talaga dapat mapunta yung bata, para maliwanagan ho, sikap ho ang magpapaliwanag sa atin. Kung ako masusunod talaga, kung maaari, hayaan mo natin sa tiyahin. Pwede mo naman siyang bistahin. Dito, halimbawa, kung gusto mong pumunta, pumunta ka sa barangay, tatawagan ko sila para dito mo makausap yung anak mo, makita mo, para hindi mo na tayo mamabot sa kung saan-saan man. Papayag kami, dalawin mo yung bata dito sa barangay. Dito ka pupunta, kaharap si Kap, dito mo dalawin yung bata. Dadali namin dito yung bata. Para naman hindi mo masabing pinagdamot namin yung bata sa'yo. Gusto nyo lang mabawi itong tatlong taong gulang o pati sila Jenny Lee at si Jasmine? Lahat ho, gusto ko hong bawiin ko. Kasi po, ayaw na ayaw po ng asawa ko nung nabubuhay pa na sila hiwa-hiwalay. Gusto mo bang sumama? Hindi po. Tama na po yung naranasan namin sa kanya. Hindi na po kami papayag na bumalik sa kanya, lalo na po ang kapatid ko. Nag-desisyon po si Jenny Lee. Ayaw na po niya talaga na bumalik pa sa inyo. Wala akong magagawa sa kanila kung ako ikin na lang minasama ang pagiging stepfather ko sa kanila. Sila na lang ang bahala kung ginanito nila ako na wala naman akong kasalanan ang ginagawa sa kanila. Namumuhay ako ng maayos, nananahimik kami ng asawa ko. Sumaklolo lang ako dahil sa kagustuhan ng asawa ko na masakluluhan ng mga bata. Maganda ang pamumuhay namin sa Butua, sa Mindanao. Napauwi lang kami dito dahil sa mga batang yan. Hindi magiging ganyan na sitwasyon ng mga batang yan kung yan ay aming pinabayaan. Eh ngayon, talagang ayaw na sa mama sa iyo, uuwi na doon sa tiyahin. Kaya mapipilitan na yung anak mong bunso sa kanya na kung kakumari, hayaan mo natin doon sa tiyahin. Para pag natapos ng lahat, di saka natin kung gusto mong makuha, kung ano. Kasi pag nasa iyo, wala mag-aalaga dahil ayaw na sa mama sa iyo ang mga bata. Di hayaan mo na muna doon yung bata maliit, sila mo na mag-aalaga. Kung ikinaghahanap buhay, padalan mo. Kung gusto mong dalawin,
punta ka sa akin, tatawagan ko sila para magkaharap kayo rito. Makita mo yung anak mo muna. Ganun. Ito po yung pakiusap na lang ni Chairman. Dahil po pwede niyo pa rin naman silang mapuntahan, makasama, pero dito nga lang sa loob ng barangay. Ngayon po, eh, okay lang po ba sa inyo yon na maging ganun yung sistema na atin? Eh, kung yun ho ang kwan, eh, igagalang ko po ang kanilang mga pasya. At lalong-lalo na ho ni Chairman. Kung yun ho talaga ang batas, igagalang ko po, alang-alang po sa anak ko. Pero ang akin lang, wag ho nilang ilalayo at wag nilang sasabihin sa bata na pinabayaan ko yung anak ko. Mahal na mahal ko ho yung anak ko. Sakripisyo ang akin dinanas dyan. Mabuhay lang yan. Gumastos ako ng kulang-kulang kalahating milyon sa ospital. Mabuhay lang anak ko. Kahit to tayo ay magkabuklatan ho ng utang sa ospital. Nandiyan no, ang utang namin sa TMC. Hanggang ngayon, hindi pa ako bayad. Kulang-kulang 300,000 pa ang kulang ko dahil sa asawa at anak ko na aking isinalba ho noon. At yan ho siya. Isang bat kalahati sa incubator ho yan. Kasing laki lang ho ng soft drinks ho yung batang yan. Kaya ho kami nung makalabas ho ng ospital, lagpas siya. Kagad ho kami na kami umuwi ho ng butuan at doon kami ho namuhay ng maayos. Hindi ko sana namin sasapitin ang ganito. Sana yung anak na sa piling ko pa hanggang ngayon. Siguro naman naiintindihan ninyo na naunawaan niyo akong nararamdaman ko kayo at lumagay sa katayuan ko. Hindi niyo alam kung anong dinanas sa pinagdaanan namin. Lahat ng hirap tinis ko. Sinalba ko ang asawa at anak ko. Minsan hindi ko sila pinabayaan. Kahit okay nagmamaneho. Kahit nagmamaneho ko nang mas nandiyan ko saan kami mga tulog. Kami mag-asawa kasama ko ang anak ko. Nandiyan ang mga kasama ko sa San Agustin sila makakapagsabi sa inyo. Nandiyan ang mga kasama ko sa Kiristin sila makakapagsabi sa inyo. Nandiyan ang mga kasama ko sa AIMS sila makakapagsabi sa inyo kung anong klaseng buhay ang aming sinuot. Para mabuhay lang yung mga yan, mga anak ko. Kaya ako, masama-masama ang loob ko na ako'y paratangan pa na walang katotohanan. Hindi ko matanggap. Kasi ang asawa ko hindi matahil sa ginawa ninyo. Wala akong kamali-mali, wala akong alam, maayos akong tao. Kung ako talaga may kasalanan sa inyo, tatakas na lang ako. Ako hindi na ako para ako humarap sa inyo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ni isa sabihin ko sa inyo, dito sa lugar na to. Wala akong kamag-anak. Bumunta kayo ng Batangas, buong angkan ko nandoon. Ni minsan hindi ako humingi sa kanila ng tulong. Sabi ko sa sarili ko, kaya kong harapin to. Dahil sarili ako talagang humarap talaga sa problema na halos hindi matapos-tapos. Maraming tao na po ang nanloko sa akin. Pati ba naman kayo? Narinig niyo naman, kagustuhan din po ito ng mga bata. Pero syempre, sa ngayon, katulad na lang ang sinabi ni Serafi, eh, hindi naman po masama sa inyo. Gagawa po tayo sir naman ng kasunduan na para hindi naman po mawalay talaga sa inyo yung mga bata. O pwede niyo naman po silang bisitahin. Katulad po ng suggestion ni Chairman, okay lang po ba yan sa inyo sir na magkaroon tayo ng ganung kasunduan? Hihiling ko na sa inyo. Sana maliwanagan kayo sa lahat ng mga sinasabi ko. Alam niyo kung ano ang paghihirap ko. Alam niyo kung saan niyo ako nakikita at saan ako natutulog, kung paano ako magparaya. Sana naman maisip lahat ninyo yan. Wala ako ni tinatago sa inyo. Minsan hindi kami nakaipon ng asawa ko dahil sa pagtututos ko sa mga anak mo. Bumayag ka na, ano na lang tayo ng kasulatan kay Kap, na pumapayag ka na dito mo dalawin yung bata. Gano'n na lang. Yan ho, ang kagustuhan ho nila. Ako naman, hey, madali ho akong kausap. Basta tangakin, huwag ho nilang mababayaan ang anak ko. Nag-iisa po yan. Nagkasundo ang magkabilang panig na si Cristobal Badyon at Sandelin Dalaw na ang batang si Princess Erica Badyon, 3 taong gulang, ay pansamantalang mapupunta ang pangangalaga kay Sandelin, kapatid ng namayapang pinakasama ni Cristobal Badyon. At nagkasundo sila na dito sa barangay makikita ang mag-ama sa tuwing nais niyang bisitahin ang bata. At maaari rin niya itong matawagan kahit sa telepono o sa video call.
ko isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalaban ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawan. Sabi ko nga sa iyo, maasahan mo ang anak mo, hindi namin pabayaan. Kung anong oras man na pwede mong dalawin, dalawin mo. Pero dito lang sa barangay, magkita tayo. Ayos lang po sa akin po, para sa anak ko. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat to sa pag-unawa ho ninyo sa nangyari ho sa aming trahedya sa pamilya ko. Huwag matigas ang ulo ha. Miss ka pa pa. Jeneline, gano'ng kadalas gawin itong pangahalay ni Sir Cristobal sa iyong kapatid? Maraming beses na po. Kasi po yung birthday ko po, nagsalita po yung kapatid ko sa akin na nirip po siya. Kita ko rin po yung pasa sa likod niya na dahilan po yun yung tinulak po siya siguro po sa bakal po o matigas po na bagay. Itong kapatid mong ito na hinahalay ni Sir Cristobal, ang iyong stepfather, eh, ilang taon na? 21 po. 21. At siya ay PWD, tama? Opo. Nagsumbong na yung kapatid mo paulit-ulit na nangyayari itong bagay na to. Kanino kayo unang lumapit? Dapat po sana sasabihin po sana namin sa nanay namin kaso takot po na baka makunan or ma-high blood. Sinabi po yun ng kapatid ko. Sinabi po yun sa mga kamag-anak namin, sa tita namin. Nanay Lourdes, kanina nasasabi niyo rin po sa amin na may mga kwento nga po kayo tungkol sa mga pinagdaanan ng mga bata dito po kay Sir Cristobal. O pwede niyo po bang maikwento ulit sa amin yun? Nung natapos na mag-40 days ng nanay nila, tumatawag sa akin. Napapuntahin daw ako doon sa kanila. Eh itong anak ko, nag-video call sa akin, umiiyak. Sabi niya, ma, i-rescue mo yung mga bata. Baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Sabi ko, bakit na paano ba? Sabi niya, basta puntahan mo na lang. Doon mo na malalaman pag ikaw nakarating na doon sa kanila. Pagdating namin doon, takot na takot yung mga bata. Sabi namin, ano nangyari sa inyo? Bakit ganun kayo? Sabi niya, huwag lulang kasi tatakas na kami. Sabi ko, bakit kayo tatakas? Sabi niya, mayroong hindi maganda. Ano? Yun na nga, na-rip nga pala daw ang kapatid nila. Sabi ko, bakit hindi ninyo sinumbong agad nung buhay pa ang nanay nyo? Natatakot daw sila sa nanay nila kasi baka daw ma-high blood nga at buntis pa. Dahil bawal nga daw talaga na ma-stress. Kaya hindi sila nakapagsumbong. Ngayon, sabi ko, anong gawin natin ngayon? Sasama kayo sa akin. Sabi niya, ah, nanay, hindi pwedeng iiwan mo yung mga bata. Mismo ngayon, dalhin mo yan ng mga bata. Kasi yung na-rape, ma'am, sa kanya na nakatira yun. Sumama na sa kanya nung natapos mag-40 days. Kaya sabi niya, nanay, hindi ako papayag na iwan mo mga bata. Aura mismo, sabi niya, isama mo yung mga bata. Kahit daw anong mangyari, huwag ka mag-iwan ng mga bata dyan. Hindi, para akong kinabahan, ma'am. Kasi sabi ko, paano ba to? Ngayon, nakukonsensya naman ako na dalhin ko sila na wala akong mapag-alaman. Pumunta ko sa mga kapitbahay nila, ma'am, pinagpaalam ko. Sabi ko, dalhin ko yung mga apo ko sa bahay. Kasi may birthday, sabi ko, ng mga apo, magkita-kita sila. Pero, sabi ko, 27 o 28, ibalik ko yung mga bata. Kasi sabi ko, siyempre, may dalhin nga namin yung anak niya. Eh, hindi naman ako, na ano rin naman ako, ma'am, kasi sabi ko, baka anong masabi sa ama, kinabukasan noon, pumunta rin kami doon sa kanila, pero yun na nga, pinablatter na namin siya. Talagang dinay-deny niya na huwag niyo daw po siyang pagbibintangan ng mga bagay-bagay na ganyan. Sinasakyan na lang namin talaga siya, ma'am, para hindi siya magtago o hindi man siya mag-alarma na para kung hanapin siya, hindi na namin siya makita. Okay lang na ganun ang sasabihin niya dahil kumikilos din naman kami para mapakulong talaga siya. Kaya okay lang yung sinabi niya kanina. Total, wala namang katotohanan dahil mayroon na kaming papel na hawak, mami, na nakasampa na talaga siya ng nasampa na namin ng kaso. So kung makikita natin ngayon, ayan, ma'am, kaso niya, ma'am. Meron talagang kaso na ayan, itong si Sir Cristobal. Kompleto sila nanay, mayroon silang medical legal report at may docket number na rin. So nasa korte na itong kasong ito. At iniintay na lang na babaan ng warrant of arrest itong si Sir Cristobal. Anong mensahe natin kay tatay natin, kay ating, sa ating stepfather? Pagbayaran niya po lahat ng ginawa niya sa kapatid ko at makulong na rin po. Para po makamove on po kami sa lahat ng ginawa niya po sa kapatid ko.
Sana po pagbayaran niya po yun sa kulungan. Ano na pong reaksyon niyo pagkatapos ng lahat ng ito? Umaasa pa rin po ako na magbabago rin po ang lahat pagdating po ng panahon. Maiintindihan nila ako at sila naman ay kaya kong intindihin. Lumapit lang sila sa akin. Hindi ko sila may pahihindian. Herapi, maraming salamat po sa tulong na ibinigay po ninyo sa akin. Loob man hindi napapunta po sa akin ang anak ko. Masaya na rin po ako. Inayos ko po ng solo ito at naandiyan, nakaagapay ho kayo at nakaalalay po kayo sa akin. Maraming salamat po, Sir Rapi. Idol na idol kita. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungkol.